Kumusta po pala yung mga operasyon ng mga pantalan? Dahil, alam mo na, sunod-sunod at meron pa ngang papasok na naman na low pressure area at eventually maging bagyong Egay kung dito sa ating kalupaan. Meron ba kayong mga reports ng mga stranded passengers so far sa mga pantalan, GM? Sa ngayon po, Sir Raymond, wala naman po, no? Maayos naman po ang kalagayan po ng mga pantalan natin, wala po ang operasyon. Bagaman tayo po ay handa sa anumang oras ay baka maaaring mag-cancel po ng mga biyahe dahil po sa sama ng panahon, ano? Pero so far po sa mga nakaraang mga araw na maski nag-uulan, hindi naman po gaanong apektado ang mga biyahe dahil ang tinitingnan po natin, bagamat maulan, tubig lamang po ito at hindi naman po hangin na mas direktang nakakaapekto po sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat. Mabanggit ko lang po, Sir Raymond, in fact, ngayon po, ang pinag-uukulan po natin ang pansin ngayon ay yung po nga pag-repair po, no, ng mga nasira pong mga pantalan natin, mga pasilidad natin, nadulot pa po nung bagyong Odette. Naghahabol talaga tayo ngayon. Lalong-lalo na po dyan sa area po ng Southern Leyte, no? Talagang bumubuhos po tayo ngayon dyan ng improvement at rectification po sa mga nasirang pantalan natin.